kami! Finally! Okay. So, finally, ano ba ang aasahan natin sa ating pag-uusap tuwing Sabado ng alas 8 ng gabi dito sa Once Ago PH? And ito ang tinatawag na TikToks. Kailangan malaman nila kung ano ang pag-uusapan natin dito sa ating programa. Siyempre, yung mga bagay na dapat na talagang pag-usapan, na ayaw niyong pag-usapan, iniisip niyo pala ang pinag-uusapan na namin. Kaya, hindi ba? Like. Siyempre, what? Madam, ang gusto ko, mga hugot. Anong mga hugot na? Dinadamdam mga na itatago natin dito sa ating puso. Ano ba yung hugot na nasa isip ko? Ito yung mukha niyo sa kape. Okay, pero tanong muna. Ang tanong, bakit balot na balot ka? Ako pa ba? Sandali lang. Oh my God! Welcome to TikTok! Okay na yung mga tabi ko, wag lang si G3. Bakit ba? Pumuputok. Walang pakilamanan. Pabog naman sa akin eh. Nakapunta ko dito eh. Kami ang napaka-conservative. Wait, kung muna, sandali. May tanong ako. Ako ba ay overdressed? Excuse me. Pero dual purpose yan. Hello? Excuse me. May show ako. Sandali lang. Dual purpose. Hindi pwede yan sa Pilipinas. Binaha ka dyan, tapos ka. Yan, makukuliente pa ako. Di ba din sa Pilipinas, alam mo, mahal yung sapatos pag galimbawa sa daan. Takot sa ulo. Ubo yung sapatos. Bahala ng mga maano. Magka-leptospirosis na sila. Huwag lang masira yung kanya sapatos. Ano ang gusto mong pag-usapan? Bawal, of course, you want to talk about sex. Gusto kong sabihin sa inyo. Ayaw mo? Andito na tayo. Alam ko mga pag-uusapan niya. Pero ang gusto ko talaga patan dito para pagtanggol ko ng mga kalalakian ay may damdamin din. Katulad niya, naisip niyo kagad, sex kagad. Minsan gusto lang, huwag kayong matawa, okay? Minsan, gusto niya halos sex kami. Hindi, gusto niya mag-cuddles. Minsan, sasabihin ang asawa ko, uy, pwede bang mag-sex? Sabi ko, masakit ang ulo ko eh. Masakit ako lang, maniwala. So, pwede mag-usap lang tayo, kadal lang. Ayaw na maniwala. So, may asawa ka lang. May asawa ako, pero hindi kami close. Iwala yung kwarto. Kuya Alex, Madam G3. Para kasing naninino naman yung mga alahas ni Miss Pat. Gusto kong sabihin lang na akong paborito ng nanay ko. Thank you to my mom. Ang daming alahas eh. Sabi nila, ikaw, I'm sure naniniwala ka. Sabi nila, dapat ang babae, dapat nagsisuot ng maski na maliit na diamond kasi yan daw nakakatanggal ng masasamang espiritu. Pahingin na pambili. Sandali ba? Suot ako lang. Suot parang lagi ako sinusunda. Perlas. Kasi, ito ang aking birthstone. June. Pareho tayo. Diba? Birthstone. Pag-usapan natin ang birth year. Birth year? Hindi ko naman kinaiilan. Ako eh, born in the year of the snake. Hulaan nyo na yun. Ano naman ang favorite topics ni G3? Pabalik tara naman yun sa akin kay Alex. I wanna talk about love, relationship, and the LGBTQ+. I'm so interested. So it's so hip, so now. Yes. Diba? Alam mo, kailangan, ano? Si Pat, di ba gumamit ng so hip, so now? Diba, you wanna go back to history ba? Yung back to history ko. So hip, so now. Parang logo ng modern. Sabihin mo na. Sabi niya, may mangyayari ba sa ating dalawa dito? Wala mangyayari sa ating DC, Pat. OMG! Ateka muna sandali. Okay, so,
yan ang ideya kung ano ang mga pag-uusapan natin dito lahat. Hindi naman po puro mga kalaswaan o kontrobersya. Basta kung ano man ang pinag-uusapan ng lahat, dito na matatagpuan sa TikTok. But before that, kilalanin muna natin ang bawat isa sa amin kasi we love to talk about ourselves. Okay, so ano ba ang una natin? Alam mo, gusto ko talaga malaman kung tungkol saan itong si Alex Calleja, ang nag-iisang lalaki, nag-iisang tinig sure sa mga rosas. Sure ba tayo na siya ang nag-iisang lalaki rito? Ay, patunayan. Rito? Patunayan. Maraming salamat at nabigay sa ng honor para ipailala ang nag-iisa, ang walang katulad, ha? Madam Corina Sanchez. Dahan-dahanin ang pagsasalita. Of course. Kung magtagal-tagal-tagal, okay. Panoorin natin to. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi. Corina Sanchez, veteranang broadcast journalist sa loob ng mahigit 30 taon. Pero bawal daw ang magkalkulito sa edad niya, ha? Ang importante para kay Corina ay health. Kailangang malakas at formado ang katawan at di pababayaan ang itsura. Forever yang dapat ang isip. Active siya. Multi-awarded si Ate Corina. Mula sa mga prestiyosong award-giving bodies dito sa Pilipinas hanggang abroad. Eh, paano ba namang hindi eh, kaharapan niya sa kanyang pagbabalita at mga programa mula kay Nanay Bebeng sa mga kalsada ng Binondo. Grabe po, walang pakialam. Isang mabuting leader. Hanggang sa pinakamatataas na opisyal ng bansa. Hindi ko siyang gagayahin. At minsan pang sumugod si Ate Corina sa peligroso noong bahagi ng Mindanao. Para lang ma-interview ang pinuno ng MILF sa kalagitnaan ng digmaan noon sa gobyerno. Medyo buwis-buwis si Ateng para sa trabaho. Most aspins are mixed breeds, kaya ang ganda niya. O, sa ilalim ng kotse namin siya nakita. Malambot din ang puso ni Ate Corina sa mga hayop. Isa ito sa kanyang advokasya. Oh, baby, sweet. Ang pagtulong sa mga aso at pusa na biktima ng pagmamaltrato, gutom at sakit sa kalsada. So, some of us are nagbabahay-bahay, hinahanap namin yung mga bahay na nag-iwan ng mga aso dito. Noong kasagsagan nga ng pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas, ay pinangunahan ni Ate Corina ang pagsagip sa mga abandoned dogs. Bukod dyan, Barangay Santa Cruz, Antipolo Rizal, handa na ba kayo sa mga bago nyong chinelas? Inikot din ni Ate Corina ang buong Pilipinas, lalo na ang mga libib na lugar, upang makapagbigay ng mga chinelas sa mga estudyanteng gulago na litna ang chinelas na kanyang ginagamit pamasok sa eskwela. Pero kamakailan, medyo masweet na ang palabang broadcaster ng radyo at TV. E kasi naman, naisipang mag-anak, not one, but two. As in kambal, kahit na mahigit 50 anyos na siya, via surrogacy sa Amerika. Controversial na naman si Ate Corina. Pero ito nga daw ang pinaka-importante niyang trabaho ngayon, ang palaki ng tama si Pepe at Pilar. O baka di nyo alam ha, ang batang Corina ay dating varsity volleyball player ng school niya sa St. Teresa's College at masarap siyang magluto ng kare-kare. Binana sa nanay niyang kapangpangan. Corina Sanchez ngayon ay dito sa TikTok. Oh, maniniwala kayong volleyball player ako dati. Then, naniniwala talaga ako na ang dami mong naubos na aquanet na spray net. Ito yung mga palong ni Ate Corina, no? May anino? May anino? Yun ang naging take off. The hair. Yes. It's all about the hair. Okay. Pero volleyball player, anong position? Hindi ako magaling mag-spike eh, kaya setter ako. Ako yung mapagbigay na tao. So ako yung taga-set ng ganyan. Pero yung maganda rin doon, syempre yung talagang sinabi niya na nanay siya ng twins dahil sa surrogacy. Para at least maalaman ng mga tao, di ba? Kaya baka nagtaka, bakit hindi namin nakita si Corina ng buntis? Correct. So at least, hopefully, di ba, because of that VTR, maraming makaklaro. Kasi matagal, mahilig talaga ako sa bata. Kahit itong high school, I was the one most likely to have 10 children. Okay, pero nauna na yung karera. Yun na, napangasawa ko na yung karera ko. Pero sabi ko, hindi pwedeng wala. So ayun, lahat na pupunta sa mga tao, sa mga pautang. Pautang at sa aso. Sa pagsalba ng aso mula sa mga kalye. Ilan ang mga pets mo na aso? I have 15. Wow! I have
15, pero gastos. Pero ano, meron akong shelter, hello. Oh. Doon ko dinadala lahat ng sagip ko sa kalye. Maraming salamat sa pagdala mo... sa akin sa shelter. Dahil nagpapasalamat ako sa BTR niyon dahil, di ba, simula pa lang tayo. Sir, paano ba tatawagin si Corina, Madam Bang ngayon? Ate Corina na lang, ano ba? Basta Ate Corina, simulan natin. Ate Corina! Ay, talong ako. Ito, magugulat kayo sa tanong ko. Ate Corina, nakita ko doon, may MILF. Ano pa talaga pinaka-nakakatakot mong interview? Pinaka-nakakatakot mong interview, talagang kinabahan ka, nag-prepare ka talaga? Nagsisika. Well, meron kaming pinuntahan na haunted house, kailangan kong mag-interview ng multo. Huh? Wow! Yun, medyo nakakatakot Siding. Talaga yon, di ba? Oh. Pero... Hindi pumunta. Hindi dumating. Hindi nagpapunta. First time, man, ang tapang ng multo. Sabi niya, ate ko rin lang yan. Hindi ko feel ngayon. Hindi. Sa akin siya natakot. Yan ang ghosting. Ginosting talaga Ginost siya. Ginost ako talaga. Kasi mga multo ka naman, ate ko rin. Yung mga multo, no, lagi... Napansin niyo, lagi silang handa. Pag binuksan mo, ho-ho. Gusto ko makatiming na multo. Yung, pati siya nagulat kayo. Ano ba? Hindi pa ako. Oh, wala na. Mga ganun ang gusto ko, di ba? Oo. Multo, hindi ko nakita yung multo, pero yung mga MILF na yan, wala, yakang-yaka yan. Kayang-kaya yan. Si, ano pala mong interview na kinikilig ka habang nag-i-interview ka? Kinikilig. Naging kasama niyo. Sila yung kinikilig sa akin. Kasi sa haba ng interview, naiihina. Parang baka makaalis din. Saka ba? Ay, tigilan niya. Hindi ba naging asawa mo yung kinilig sa'yo? Lahat sila kinilig sa akin. Hindi mo. Pero, nung kinalaunan, di siyempre, eto na ang susunod nating pag-uusapan. Eto na ang susunod nating pag-uusapan. Ayun naman din, nag-cliffhanger. Kulit. Cliffhanger yung sarili. Alam nyo, nabibingi ako. Nabibingi ako talaga. Eto na, kailangan natin malaman, what is Patty Daza all about? Oh my! Panoorin natin ito! Sige nga! Patty Daza, TV executive na may kakayahan pala sa pagpapatawa. Pero higit sa lahat ay yung tawa mismo niya na nakakahawa. Ano ba ikaw pinagnanasaan ko? Siya ay isang columnist at TV and radio host na kilala sa kanyang malulupit na hirit. At dahil sa kanyang malakas na paghalakhak, kaya niyang pagaanin ang mga seryosong topic. Para sa kanya, enjoy lang dapat ang buhay at gawin ang ikasasaya ng puso. Diretso lang. And speaking of puso, ang hindi ninyo alam, si Papi ay single mom at may dalawang anak. Dalawang beses na rin siyang nabigo sa pag-ibig. Kaya itong si Papi never na nag-asawa ulit. Ang kanya namang stress reliever ay ang mga travel. Ang daming mga bansa na ang kanyang napuntahan at ang paborito niyang mga destinasyon ay ang Japan, South Korea at Amerika. Puntahan siya ng kaibigan kung gustong malaman ang latest, kaya naman ang aminadong Tita Marites ng grupo. Naglilinaw lang na kumakalap lang daw siya ng impormasyong kumakalat. Patty Daza ngayon ay dito sa TikToks. I want to correct that, hindi ako Marites, Maripat. Hindi kasi ang Marites, di ba ibig sabihin, Mare, anong latest? Yung Maripat, Mare, patol pa more. Okay, yun ah. Bago yun ah. Teka muna, question. Why didn't it work? Nako, mahabang story ah. Nung una akong kinasal, batang-bata pa ako. Okay. Sa bagay, tagal na nun, ano? Sobra. Oh. Ilang dekada na yun? Nako, I was only 23. Ah, so mga 4 decades ago. 10 years ago. 10 years ago. Color na lang. Ay, ano pa nun? Easy call. Wala pang ano no. O, tapos? Kasi yung pangalawa, ito naman siya na may naging tatay ng mga anak ko. Eh, napaka-pogi ng pangalawa. Ay, napaka-pogi diba? Ni Mike Planas. Oh my gosh. So, alam na natin, pag ikaw ay pogi, habulin, di ba? Habulin ka na. Sisiraan nyo na yung mga gwapo. Kaya nga, dito ko. Para i-correct kang mali niyan, hindi lahat ng gwapo.
Ano? Hinahabol din yung maraming utang. Maraming utang. Correct. Parang alam mo, may intriga sa dalawa yung asamong hiwalay na, ikaw ay single mom. Sa mga nanonood natin, oportunidad dyan. Bakit? Sa dami ng travel mo, alam na mayroon. Pero ako, in fairness, no regrets. Hindi ako nagsisisi na kinasal ako dalawang beses. So maganda yung naging hiwalayan namin, ng dalawa kong asawa. So okay kami. Lalo na sa tatay ng mga anak ko. Oh wow! They're friends! They travel together, diba? Separate rooms, diba? Pero we enjoy each other's company kasi we've known each other since high school kami. Pero wala kayo, no? Parang, ito, amin na. Wala kayong moments na... Ah, wala! Kayo naman. Nagbalikan na kami, kaya nagkaroon kami ng pangalawang anak, eh. Paano yung enjoyment, Miss Pat? Paano yun? Paano yung last na, ano mo, yung... Enjoyment? Ah, iba? Sa iba? It's twice third. Tanong ko, Patty, magkakaroon ba ng third? Ay, ang idol ko ay si Elizabeth Taylor. Oh, di ba? Baka hindi mo naabutan yung pito, ano ba? Eh, bakit ko si Elizabeth Taylor naabutan? Baka makadalawa ka na lang. 33 pa lang naman ako, ah. At ang isa pang bagay na hindi nyo alam, siya isang sinungaling. Tanungin naman natin kung ano ba yung mga type mo sa lalaki. Ay. Baka yung mga nanonood dito, makita nagniningning ang mga alahat mo. Alam ni Corina to. Alam ni Corina, mahilig ako sa pogi, kaya ako nasasawi. Kasi, di ba, ayoko gumising ng umaga, nakatabi ko pa. Di ba, ako dito? Aalis na ako! Aalis na ako! Wait, Kaka, hindi ka naman lalaki. Hindi ka naman lalaki. Pero, sure di ba? Hindi ko ka sinabi hindi ka pahangin. Alam nila mahilig ako sa pogi. Yung talaga yung weakness ko. Gusto ko guwapo. Kahit ano? Ob-ob? Ano? Kahit bobo? Hindi. Kailangan may ganun din. Oo, may ganun din. Kasi bakit hindi ob-ob? Kasi nga, matalino ang babae, Miss Pat. Ganyan ko lang narinig yun. Ob-ob. Ayan, o. Di palawagan natin. Sa natin mga guwapo dyan, hindi kami lang mag-aral. Patulan na si Patty, straight ka lang agad sa success. Very! Di ba po ang insurance niya? While supply sila. Bagsak presyo. Oh, teka, ikaw Alex, ang hilig mo talaga mag-alas ka sa akin. Ikaw ang susunod. Maghanda ka sa pagbabalik po ng TikTok si Alex Kalyehan naman. Ang tanong natin kay Alex. Oh, anong tanong? Nakailan ka na, Alex? Oo. Alamin natin ang kasagutan kung nakailan nga ba si Alex sa pagbabalik ng nag-iisang Adonis sa mga diyosa. Adonis! I object also. Talaga ikaw ba, G3, you agree? Oo naman, Adonis yan. Tinan mo, ulo pa lang Adonis. Ako naman, sabi ko kanina, di ba, mahilig ako, kailangan gwapo pagkagising ko. So safe ka sa akin, Alex. Ay, kung nagising ka na katabi mo si Alex, ano ba, kunyari, mangyari in the future, magising ka na lang bigla. Kasi Alex ang katabi mo. Hacha-cha! Ating gabi, tinetext yan. Patty, anong suot mo? Hindi sumasagot, anong bakit? Alas 5 na madaling araw ang gising yan eh. Ay, alas 4 ng umaga. Ang gising ko, alas 9. Pauwi pa lang ako noon. Oh, see, kaya at saka Miss Patty, kala ko naman may ginagawa si Patty. Tulog pala. Madam Miss Pat, guys, alam nyo ba, di ba sabi nila, wala daw yan sa itsura, nasa performance. Performance level. Dapat pareho. Patty, okay ako sa performance. Foreplay ko. Sinusubulan ko sa paa ng kama. Grabe ka naman, Alex. Sobra ka. Okay, ito na panoorin natin ang VCR. Kinakasal pa lang kayo, may nararamdaman ako sa ayaw. Alex Kalyeha. Kilalang stand-up comedian na bentang-benta sa kanyang punchlines. Dapat nag-focus kayo sa kilay because kilay is life. Pag narinig mo siyang bumanat, siguradong sasakit ang inyong mga panga sa kakatawa. Kala ko tagalang kasal. Oh, umidad ka pag kailangan mo ng tulong, ha? Dahil sa kanyang sense of humor, nakilala siya sa loob at labas ng bansa.
Winner si Alex sa Laugh Factory's Funniest Person in the World. At binigyang parangal ng Aliw Awards bilang Best Stand-Up Comedian. At ang kanyang mga stand-up ay base sa karanasan niya sa buhay. Hindi niyo alam, dahil sa kanyang pagiging maboka, nabihag niya ang puso ng anak ng isang general. Kaya pala linya mo puro ma'am, yes ma'am ha? At ang sikreto ng kanilang matagal na pagsasama, hindi ko alam, sikreto nga, di ba? Alex Calieja, ngayon ay dito sa TikToks. Another words bulag. Kahit hindi ko alam kung ba't ako sumama sa show na to eh. Alam mo yung buong yung pangarap mo sa buhay mo, napakataas ng confidence. Pagdating mo dito, yung pangit ka. Yung malungkot talaga. Hindi ko sinabi, in fairness, hindi ko sinabi pangit ka. Sabi ko, hindi ka pogi. May difference. May difference. Parang hindi ka matanda, parang ganon. Tapos sabi ko. Maaga ka lang pinanganak, hindi ka mayaman. Pero hindi ko sinabi mahirap ka. Oo, ganun yun. Magbasag, gusto ko magbasag. Kung hindi lang talaga wala tayong budget sa cup. Kung may isa lang lumpok sa atin, kaya alam ko, kaya isa lang ang kulay nito. Hoy, patataktakan ko pa yan. Huwag kayong mag-alala. Okay. O, sige. So, paano mo niligawan nga yung misis mo? Hindi, ang misis ko, anak siya ng general. Ay, mayaman sila. Mayaman sila sobrang. Ang lakas ng loob mo. Typical love story. Mayaman at maganda yung babae. Gwapo yung lalaki. O, bakit? Kwento ko to, ha? Kwento ko to, ha? O, di ba sa MMK, pag gumagrap, Yolo, pag nakita mo sa totoong buhay, ang layo na may tura. Hayaan nyo to, kwento ko to. Pagbigyan na natin. Pagbigyan na natin. Ayun, ano siya, parang na papatawa ko. Tapos, ang nangyari, ayaw sa akin ng mga magulang. Familia. Oh. So, naging lihim yung relasyon namin. Hanggang nabuntis ko. Forbidden love. Nabuntis ko dahil sa sex. Hindi ko alam. Tanan kayo, tanan. Hindi kami nagtanan. Linayo. Tapos, ako naman, matitindi yung pinapadala sa akin na tinatakot ka? Tinitiktikan ako doon sa tapat ng bahay. Taga-Pasay ako. Dalawang owner na puro mga military. Kasi doon pala, pagka general pala, pag ayaw mong, alimbawa, lower rank ka, ayaw mo padala sa mga gera, magiging magtatrabaho ka sa mga official para hindi mo padala gera. Yeah. So yun ang pinadala sa akin. Yun ang chismis ha. Ang nanay ko matapang. Linabas yung mga balisong. Sabi ng nanay ko, papabarangay ko kayo. Para mabubuti yung barangay Tanon, at haharapin nila yung mga militay na kaya. Okay. Yung mga barangay tayo doon. Kayo po yun, appear! Seryoso yan. Seryoso to. Sinasabi ko lang, lahat ng mga comedy ko is galing sa At yung tinanong talaga yung nanay ko, napaka mga naib, Diyan pa nakatura si Alex. Opo, ano pa niya po ba? Alexander Victor Calieja po. Binigay talaga yung kompletong detalye. Pero ito, tanong ko, comedian, hindi ba yung mga comedian sa totoong buhay talaga masungit? At saka malungkot daw ang buhay. At masungit, malungkot. Yes. Hindi. Napamali ka ng mga pwesto ng mga comedian. Hindi ba comedian na kilala mo? Napamali ka. Yun ang sabi nila. Ano totoo? Ang totoo niyan, lahat naman tao, timingan. May taong mait na ulo, na-timingan mo. Hindi, ganun. Alam mo, dyan ako gait na gait, ha? Hello sa mga nagde-deliver sa ng mga online sa bahay namin. Alam mo, may nag-post ba naman sa Facebook, nag-deliver ako kay Alex ng umaga. Timan lang siya na tumatawa at nagpatawa. Ano kaya niya paglabas ko? May joke ako! Kaula! Pagugising ako eh! Pagugising ako! Ano kaya niya si ate ko rin pag-deliver mo? Hoy! Alo! Salamat sa pag-deliver mo! Hindi ganito ang buhok ko pag-gising. Paliwanag ko, nakakatakot pag yung komedyante ka. Pag nalaman na komedyante ka, huy, patawa ka naman! Ay, naku! Nakakaasar nga naman. Buti na lang ikaw lang ang komedyante dito. Bold star kasi ako. Okay! Halata! Hindi ba ka halata? Nahiya ka pa eh. Parang hindi masyadong halata na. Tinanggal mo na yung jacket mo. Naiinita na ako kasi painit na painit yung mausapan natin. Parang may taning na buhay niya kasi sabay-sabay lahat. See-through, lahat na cleavage. Tapos meron pang sleeveless. Pero gusto ko malaman kasi kay Alex, kung ano, sabi nga nila, sa akala ng mga tao dahil komedyante, masaya ang buhay nila. Pero ano yung nakakapagpaiyak sa'yo? Ano yung, saan ka na natatouch? Curious lang ako. Halimbawa, nababae ako, tapos na, alam ko pag uwi ko, Google Pin ako sa ako. Sa Grab pa lang, umiiyak na ako, sa taxi pa lang. Panginoon, Panginoon, magbabagong buhay na ako! Magbabagong buhay na ako! Hindi ka ba maiiyak? Alam mo, papatayin ka?
ano, 10 ay magkapatid, bunso ako. 10? Sino sa parents mo, ha? Nag-family planning pa. Tapos mahirap lang kami. Yun, yun ang mga buhay ko, kaya naging mahirap kami. Dahil sa... 10? Oo, 10 ay magkapatid. Tapos bunso pa ako, pinagluma ang mga damit na pupunta sa akin. Oo, sa'yo na. Oo, yung mga damit na dumarating sa akin, ganyan nakalipin. Sabi ni kakay, back to me. Okay lang sa kanya na ganyan ka, na pinag-ano mo na. Hindi naman kami close eh. Ba't interesado ka sa relasyon namin? Paano mo ba si Ryan? ang wife kasi, parang wifi yan. Parang wifi. Oo, dahil... pag sa bahay, malakas ang signal. Pag lumabas ka, humihina. Hanggang maghahanap ka ng ibang koneksyon. Marami na ibigay ng wife na, ay nako, iwasiwasa mo yung mga ganyang kaibigan na ha? Okay. Natapos na tayo kay Kuya Alex. Okay. Kuya, kasi ginagalang kita, so hindi mo ako pwedeng tirahin. Kasi ginagalang talaga. So, eto na yung isa pang Diyos sa pag-uusapan natin ng kanyang buhay at kung sino ba talaga si G3. Pero bago yon, tanungin muna natin, ilan na ba ang jowa mo ngayon, Mars? Ay! Dami! Nakahilata ka na dyan para akala kumuga. Akala ko kasi madam yung bahay natin ito. Napaka-comfortable kasi yung sofa. At home sa sofa. Kasi ito nga susunod natin ipapakilala. At home talaga ako sa taong to kasi napakaganda. Alam mo yung pag magaganda, magbabarkada yan. Ayan. Birds of the same feather. Yes. Feather together. No. Birds of the same feather. Feather together. Wala ka pa sa barkadahan. Hindi. Ako nga yung gitna. Ayaw ka ba? Siya yung muse. Ako yung panabla. Kaya eto na, kilalanin na natin. Ang pambansang panabla. Yes. Alam mo yung pambansang panabla. Isa sa mga pinakamagandang kumari ko, G3 San Diego. G3 San Diego, magazine editor at social media influencer. Pero higit dyan, si G3 ay loud and proud na trans woman. Itinataas ni G3 ang bandera ng LGBT sa kanyang successful career in writing. Siya ang unang editor ng isang entertainment magazine at sumulat ng ilang iconic teleseries. Pinaghuhugutan nga ni G3 sa kanyang mga obra, ang ina at ama. Naging creative director na din si G3 ng isang reality show. Beauty and Brains itong si Mare. Dahil sa kanyang karisma at sa tagal na rin sa showbiz industry, komportable na sa kanya ang mga artista at kilalang personalidad. Kung tutuusin nga, pwede na rin niyang pasukin ang pag-aartista. Pero para kay G3, ang puso niya ay nasa pagsusulat. At baka hindi nyo alam ha, siya ay nag-aral sa isang all-boys school. At doon niya nakilala ang kanyang first love na tinawag niyang Jersey 16. Sino siya? Naku, pakilala mo nga sa akin, Mare. G3 San Diego ngayon ay dito sa TikTok. Doon sino dyan yung naging jowa mo? Yung iba doon siya. Iba? Hindi ko alam yung pinitawa ni ate ko rin yung isa doon siya. Tapos naman ako binakomedyante ha. Wow! Easy love! Reality! Teka muna, sandali. Ito, this is one of my biggest fascinations in life. Okay. Is it nature or nurture? Ipinapanganak ka ba talaga na may pusong babae o dahil yan sa impluensya ng iba? Habang lumalaki ako, more and more na naiisip kong nature siya. Kasi naalala ko nung bata ako, sure na sure akong bakla ako. Kasi how old?
As in teenager. As a teenager ako. Kasi exclusive boys school ako from prep to senior year. Tapos sinitingnan ko yung mga classmates ko. Tapos sabi ko, lala, nagkakabuhok na sila sa kilikili, sa dibdib. Sabi ko, oh my God, pag ako nagkabuhok sa katawan, mamamatay ako. Tapos syempre later on, na-discover ko na gender dysphoria talaga siya. Tapos it wasn't until I fell in love. Nung nalaman kong girl ako, kasi inakbayan niya ako, pinakagwapong basketball player to sa batch namin. Aba! Kinilig ka! Aba! Kinilig ka! Oo, crush na crush ko siya. Hindi ko alam. And yung pagyakap niya sa'yo, may malis yun? Meron! Or sister, brotherly love? Inakbayan niya ako ng ganyan. Tapos sabi niya, girlfriend kita ha. Sabi ko, girlfriend? Girl? Teka muna, mukha ka pang lalaki mo. Yun, yung nakita niyo sa picture. Ay, mukha ko siya. Isa yun siya. Kimpi. De Leon. Okay, so when he did that, naging kayo nga. Nagkaroon ako ng epiphany. Sabi ko, epiphany ha? Paano spelling yun? Epiphany. Realization. Kasi ang trato niya sa akin, girl talaga. So mula nung moment na yon, 17 years old na ako noon, sabi ko, girl ako. Kaya hindi ako nagbe-belong dun sa mga classmates ko. So sabi ko, girl. Kasi wala pang definition of terms nun eh. Wala pang LGBT, wala pang spectrum. 90s kasi ako lumaki. So hindi ko alam. Pero kanino ka pinaka nahirapan ipaliwanag yung identity mo? Mm-hmm. Siyempre sa pamilya, parents, sa magulang. Sa father mo. Yes. Malaking drama talaga siya. Na kinailangan ko pang maglayas. How old were you by that time? I was about 18. One year lang. 18. Tapos nakitira ako sa mga classmates ko, ganyan. Hanggang sa isang araw, naalala ko ba, Christmas Eve yun, pinasundo na ako ng daddy ko. Muwi ka na. Tapos doon na naging okay yung relationship. Napansin ko, okay lang sa'yo na tawagin mo ang sarili mong bakla? Noong bata ako, kasi akala ko bakla, tomboy, lalaki, babae. Ngayon lang naman yan, yung definition of terms. So doon ko na nalaman na, okay, trans woman. Kailangan makisabay ka. Yes. Speaking of tawag, no? Pat G3, ano talaga ang pangalan mo? Dahil lang tunay na pangalan. Gregorio! Ready ka na ba? Alam ni Miss Kay. Gregorio! Gregorio San Diego the Third. Yes. Alam mo kasi, sa dami ng mga jowa mo, nasa group 3 ka na. Bakit na naging jowa? G3 to, enlighten me. Pag sinabing transgender, ibig sabihin ba kailangan operada? Hindi. Ang ibig sabihin ng transgender, transsexual, transwoman, or transman, identity. Pag sinabing identity, katauhan mo siya. Okay. So whether or not, putol ka na, o hindi. Non-op, pre-op, or post-op, as long as yung identity mo, you identify as a woman, you are a trans woman. So it's politically correct to say tranny. Tranny kasi, parang marami pang trans women na na-offend. Okay. Para siyang pag tinawag mong bakla, yung bakla, hindi ka naman bakla. So parang yung mga tranny lang yung pwede magtawag. Okay, para hindi kami masampal sa party, anong politically correct na sabihin, she's trans or... Basta wala na lang babanggitin. Trans is okay. Trans is okay. Ganon. Yes. So, katika muna, sa passport, he, she, female, male? Yun na nga. Sa passport ko dito sa Pilipinas, ang gender marker ko is still M. Okay. Kasi hindi pa siya, sa mga laws ng Pilipinas, hindi pa siya pwedeng kalitan. So, pag bumunta ka sa ibang bansa at pinakita mo yung passport mo, yung picture mo, male ka nga, pero ang picture mo, ganyan na, mahabang buhok. Yes. So, hindi, ganyan na, mukhang babae. So, pag dumadating ka sa immigration, hindi sila nagtatanong. Merong mga times na na-hold ako sa immigration. Okay. Naalala ko sa Hong Kong immigration, na-hold ako. Tinitingnan niya ako, tapos tinitingnan niya yung passport ko. Sabi ko, it's happening. Kasi nakwento na sa akin ng mga kaibigan ko. Yun pala nagagandahan lang. Sabi niya, you're so beautiful. I thank you. Kabado-kabado. Ako na naranasan ko rin yan sa papasok ko sa US. Titingnan ako, tapos yung picture ko, sabi niya... Wanted to ah. Tinitigan, no? Namumukhaan kita eh. Wanted pala. Wanted. Pero kahit ano pa yan, ang pinamadali, human being. Yes! We are all human beings. Pero nagpapasalamat talaga ako sa first love ko dahil sa kanya nalaman ko yung totoong identity. Sino pa yung gwapong yun? Sumaskar!
ka siya. Kaya siya ngayon. Number 16. Is he married? Is he married? He is sadly dead. He passed away. Paano yan? Hindi tayo mapag-joke, no? Dead, so, kaya pala malakas ang loob. How long did your relationship last? The whole of third year. And he was open about that relationship in school? It was a secret. Walang may alam. Mga barkada lang niya, tsaka barkada ko. Oh. So pag nagde-date kayo, as in sweet, nag-holding hands, kissing kiss? Oo, kami sa Green Hills. Ay! Yun ang uso nun, Biramol. Shopsville! Shopsville! Chock full of nuts! Wala pang G3 nun, Doretta 3, Angel 3, wala pa. Quad pa nun! Quad pa nun! Pare! Siya ba ang naka-divergenize sa'yo? Oh, no! Magbabalik tayo at pagbalik natin, Tiki! Lalari naman natin ang isa pang Mike K! Kakay! Ito magbabalik na... Kay Bautista, kilalang magaling na komedyante, singer, actress, at tinaguriang The Dental Diva. Nagsimula ang karera sa pamamagitan ng pag-arte sa teatro. Una naging assistant si Kakay sa Gantimpala Theater Foundation. At minsan na rin siyang naging professional stylist na nag-iisang Lea Salonga. Ang taray, di ba? Mula doon, nagtuloy-tuloy ang kanyang pagiging artista. Para kay Kakay, suhod lang sa pangarap at tuloy ang pagsisikap. Mapatelebisyon, pelikula at kahit anumang role ang ibigay mo sa kanya, siya ay agaw eksena. At dahil nga sa kakaibang charms ni Kakay, minsan rin siyang nalink sa mga sikat na aktor. Sana all! Batuhin man siya ng mga issue, smile na lang si Chang sa mga taong ayaw tumigil. Bagay sa kanya ang katagang pag-inggit, pikit! Pero dahil sa kanyang past experience, alam nyo ba na hindi bilib si Kakay sa kasal? Kaya mas gugustuhin na lang niyang kumain ng kane na sinasabawan ng kape hanggang sa dumating ang kanyang The One. Kakay Bautista, ngayon ay dito sa TikToks. Talaga akong mesmerized every time kumakanta si Kakay. Sample! 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 Kaya naman mo malakpang ito mag-sample! Ako ba? Tumayo ka. Kumakanta mo kung masaya ka. Ay, ano ba? Or pag in love ka. Ito na lang kasi very, ano to eh, malapit to sa puso ko. Kaya ito lang kakantahin ko. Kasi mahaba-haba to, 7 seasons. Ang halik mo! Huwag nyo kami pabayarin, ha? Nami-miss ko! Ang halik mo! Nami-miss ko! Bakit iniwan mo ako? So, kanino ka lang nami-miss mo? Teka, sagutin mo! Kanino halik ang nami-miss mo? Nami-miss ko yung halik ng parents ko. Parents! Charot. Kaya nakahuling nahalikan? Ang tagal na. Yung totoo! Last week. Charot! Last week! Hindi ko maglaro ng Super Mario. Ng kanyang chuper. Hoy! Laro ng Super Mario? Hoy! Super Mario Fire Brothers! Ilipin ako ng isang ako! Sino? Sino pinaka-unforgettable mo? Oo. Alam nyo na yung unforgettable. Eh, hindi bakit sila, hindi nila alam. Unforgettable experience siya ka, ano, trauma. Hindi, unforgettable lang. Unforgettable ano ba? Nag-interview ko sila. Oh, hindi silang ko dalawa, magkasama? Hindi, si ano yun? Sabihin mo na yung pangalan. Unforgettable? Mm-hmm. Yung pinakamalala. Hindi kasi naging kami. Tsaka, siguro yung showbiz, isa sa mga unforgettable si Aaron. Aaron. Villena. Villena. Eh, bakit yung isa, yung letter M? Yung letter M. Naku, baka mawalan tayo ng show pag binanggit ko yung pangal. Bakit mawawalan tayo ng show? Ayun, bumababa o bumababa. Ay, oo. Sige. Ito na lang. Okay. So, bakit never ka nag-asawa? Ayun. Madam, ayun ko kasi mag...
Para sa akin ha, syempre pag bata pa tayo, parang dream natin lagi yung mga babae, gusto nilang lumakad sa aisle, mag-ikasal ng bongga, ganon, or mag-propose. Parang nung mga 30 plus na ako, parang unti-unti na akong nawawala ng gana sa marriage. Para sa akin ha. Oo, kasi hindi mo na kailangan. Para kasing, siguro dahil na rin sa trauma sa maraming bagay, oo. And then yung, pagka yung kasama ko yung mga friends ko na married na, na nung bata pa kami, barkadahan pa kami, ang saya-saya na pag married. Correct. Parang ang dami mo. Hindi mo naman kailangan ng asawa. Hindi, sa totoo lang, Alex. Kami dalawa may asawa. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng asawa, di ba? Kailangan partner. Sa ngayon, sa akin ngayon. Lalo ngayon sa akin ngayon, ha? Grabe ka, grabe! Sinabi mo yan, ha? Sa tingin mo talaga sinabi to, no? Parang gusto mo akong ilaglag, eh, no? Di ilaglagan, na para walang uwian. Sa TV. Tapos gusto maging honest. Ang tanong nyo, anong tanong? Paulit yung tanong. Sige mo, sana ko lulugar sa tanong na yan. Paulit nila. Sige, sige niya. Uwi na nga ako! Hindi mo tinanong sa akin. Di ba, Alex, hindi naman kailangan ng asawa. Sana ako pumunta. Hindi. Kukurekin kita na. Hindi, kailangan. Di patay ako. Siyempre, doon na lang ako sa kaya. Kung walang show o walang asawa? Isang tanong lang yun, ha? Isang tanong lang. Ang haba ng sagot. Muntik pa magka-walk outan. Natawa kasi sa pinunta ng usap natin kay Kakay. Napunta sa'yo? Hindi, puro gwapong lalaki ang involved. Oo! Diba? Wala tayong magagawa. Gusto nila ng pet. Kaya sa mga nanonood sa atin, sa mga nanonood sa atin, lalo siya sabi na lang, walang mga itsura. Kapit lang. Charm ko eh. Akala kasi pag nakakatawa ka, ang lakas talaga nung dating. Baka malakas ka magaling ka mag-alaga? Ay, oo. Baka magaling ka? Oo. Paano ka mag-alaga? Paano ka mag-alaga? Pakita mo rin pa. Legend natin to. Ano? Sige. Pag tinanong ko si Aaron, anong hindi mo makakalimutan kay Kakay? Marami. Wala, ayoko ng mga corny, mga paluto-luto. Yung albawa, sa, punta tayo sa ano, sa sex. Wala namang ganun ka, sex! Sex daw kayo. Hindi kami nag-sex. Hindi, seryoso. So, ayun na nga, ayaw mo na mag-asawa. Definitely. Ang sabi ko nga, Miss Pat, ang sabi ko nga, kung meron talagang lalaking makakapagpabago nun, sa pananaw kong yun, kung talagang kahit 50 na ako or 60 na ako, why not? If given a chance. So, meron ang idea. Pero hindi ko na siya pangarap. Hindi ko na siya yung, hindi na ako yung gigil-gigil. Nakahabol ka. Kung magkakaroon ako ng jowa ngayon, yung gusto kong mabigyan ng ring, di ba? Na kaya ko naman bilhin. Ay! I can buy my own ring, ganun. Happy lang siyang ganun. Ano gusto mo, Pilipino, Afam? Pinawisan ako dito. Oo, pinawisan ako. Bakit ganon? Malamig ang studio, pero pinagpapawisan po kami dito. Grabe. Pero hari nawa sa aming mga pagtatawanan sa amin, sa inyong pakikinig sa, alam nyo na, yung eavesdropping ninyo sa aming pakikipagchismisan sa isa't isa. Natutunan po ninyo ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa inyong mga host na makakasama po ninyo every Saturday at 8 p.m. here in One Signal PH. We're going to see you dahil amin ang pinag-uusapan, iniisip nyo pa lang. Kasi pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip ha, walang basagan. Dahil lahat kayo, aming pakikinggan. Sama-sama tayong muli sa susunod na Sabado.